You're the night sky trying to make me see. Hello, good evening. Welcome to SIS. You're the Pinay in Bangladesh. We are Pinay Bangali family. Our topic for today is kung may bahay ba kami, kung may sarili ba kaming bahay dito sa Bangladesh. Yeah. Actually, nung buhay pa ang hubby ko, sabi ko sa kanya na pag ako ang mauna sa kanya, pwede niyang madala ang mga girls ko dito sa Bangladesh. Pero pag siya ang maunang mamatay, sabi ko sa kanya, ayoko dito sa Bangladesh tumira. Doon kami ng mga bata sa Pinas mag-settle down. Kaso nag-iba ang takbo ng buhay. Do we have our own house here in Bangladesh? No, we don't have. So, by that time I was grade 9. So before he died, my father actually, his plan was to send us in the Philippines. So I will complete my studies in the Philippines and the college, and then we are gonna come back to Bangladesh and we're gonna settle down here. And we've been there after he died. We've been there for 4 months. The time when we have to come here. The time we gonna build our own house. Yeah. Gusto na guys. Si Rihanna doon magtapos ng college kasi the time nung namatay ang hubby ko, Rihanna was still in class 9. Tapos sabi ng hubby ko, doon si Rihanna mag-college sa Pinas, yung bunso ko noon, grade 2 lang. Tapos pag natapos na ni Rihanna ang college, ang plan ng asawa ko dito kami mag-settle down sa Bangladesh. Tapos the time, we're gonna build our own house. Kaya at the right time, wala po kaming bahay. At saka, hindi ko kasi gusto magpabahay noon dito dahil I really don't like to stay here in Bangladesh. Naka ilang bakasyon na kami. Siguro mula nung mag-asawa kami ng asawa ko, naka tatlong bakasyon, apat niya ng bakasyon kami dito. Tapos, mas pinili ko sa Pinas pag-settle down dahil iba talaga sa atin. Kaso nung namatay ang asawa ko, nag-exit kami. Then we went to the Philippines, for 4 months. But then I didn't like there much, so we came back here in 2015. Yun ang nangyari sa amin, guys. Tapos nung 2015, na ganun talaga eager na ang asawa ko magpagawa ng sarili ng sarili naming bahay. Ano siya namatay noong April 22. Tapos nung year na yon, balak niyang magbakasyon by December on that year 2015 dahil magpagawa na nga kami ng bahay dito. Tapos bigla lang nangyari nga na he passed away. So wala kaming bahay. Nangupahan lang kami. Pero yung mga in-laws ko, your daddy, grandmother, they have their own house. Bali, tatlo silang magkakapatid na lalaki. Nasa middle lang asawa ko, yung big brother-in-law ko. Doon sila nakatira ngayon sa lumang bahay ng mother-in-law ko. Tapos yung mother-in-law ko naman sa bagong bahay nila. Tapos yung isang brother-in-law ko, yung maliit, nagbukod din sila ng bahay. Kasama ngayon ang brother-in-law ko, ang who is the company ko? Your daddy? My auntie. Yeah. The big sister, elder sister of my father. She's the one who's taking care of my grandma. She's the one who's cooking. That's all her responsibilities. Kasi ang culture dito, guys, pag nag-asawa ang babae, dadalhin ng lalaki doon, itira, ano sila, extended family sila.
dadalhin ng lalaki ang asawa niyang babae sa bahay nila. Mga kasama ang mga mother-in-law, mga in-laws lahat, dahil extended family nga. Kaya, ganun ang kultura nila dito. Hindi katulad sa atin na pag mag-asawa, magbukod ng bahay. The culture is different from us. So, ganyan lang. Okay, thanks for now. Yeah, okay. Thank you guys for all your support and for all your love. Please don't forget to like and subscribe. And share. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Good night. Good night, everyone. Bye. See you again. Bye. You're the night sky trying to make me see.